Alright, may nag-message po sa atin at magbibigay po ako ng aking advice. At pagkatapos mong manood, bigay lang po o ibigay mo yung sariling advice mo rin sa problema na to. Ito po yung kanyang PM. Hi Sir Dennis, isa po ako sa mga avid followers mo at very relate sa mga advice mo. Mahirap po ang sitwasyon ko ngayon. Please hide my identity. I've been married for 11 years with 4 kids. Hindi kami mayaman, sapat lang. Nakakaraos, nakapakasimple ng buhay ng aming pamilya. Pulis po ang asawa ko at government naman po ako work. Gumulo ang lahat simula nang dumating ang kabit niya. September 2017 nang malaman kong may kaharutan ng asawa ko na kapwa niya pulis. Napost ko na po sa FB yung nararamdaman ko. Hindi ko po yun na-control. Nasakit na naramdaman ko. Napahiya ko yung asawa ko. Sabi niya, pati si kabit na ginagamit niya against me now. November 2017, umalis na ng bahay ang asawa ko. Sumama ng tuluyan sa kabit niya. Naiwan sa akin ang mga bata. Pinilit kong ayusin ang buhay namin. Now 2019, sanay na kaming mag-iina na kami na lang talaga. Pero si kabit, ayaw kaming patahimikan. Konting kibot, nakapost siya tungkol sa amin ng mga anak ko to the point na tinatawag niya na namamalimos kami, mga patay gutom. Totally gusto niyang mawala kami ng tuluyan, ultimo yung mga anak namin, hindi nakikita ang ama nila, tinanggap na namin, pero ba't ganon? Parang sila pa yung malakas ang loob magalit, samantalang yung kabit at nanira ng pamilya. At yung asawa ko, bakit parang walang magawa para kahit mga bata maipagtanggol niya? Tuluyan ko na bubang puputulin ang relasyon nila sa ama nila para sa katatahimik nila. Your follower, Micaela. Micaela, palagay ko wala ka nang puputulin na relasyon kasi matagal na itong putol. Sigurado akong alam na ng mga anak mo kung ano ang nangyayari. Ang pwede mong gawin, ituloy mo lang ang pagmamahal sa kanila. Ituloy mo lang alaga mo sa kanila dahil sila ang magiging lakas mo at inspirasyon mo ngayon at sa darating na panahon. Regarding sa parinig ng kabit ng asawa mo, parinig lang yon. Walang magagawa yun, lalo na kung hindi naman totoo. Ganyan siya kasi alam niya may mga anak ang kinakasama niya. Wala siyang peace, puro siya sa pagdududa sa katawan. At alam niya na may pinagsamahan kayo ng kinakasama niya, kaya walang peace of mind. Puro duda na lang siya ng duda, wala siyang security sa relasyon na hawak niya ngayon. Makinig ka sa sasabihin ko, yung kabit ng asawa mo kung secured siya sa karelasyon niya, mananahimik na lang siya, magiging kontento na lang siya, pero hindi. Micaela, kung okay na kayo ng mga anak mo, maging okay na kayo. Idiretso mo na yan at kung kailangan ng lakas, magdasal at humugot ng lakas at inspirasyon sa Diyos. Sa Diyos na alam kung ano ang kailangan mo sa buhay. Kilala ka niya kasi anak ka niya. At ang lahat ng anak niya ay hindi pinababayaan ng kanyang tatay. Iwan ko ang verse na ito sa iyo. Deuteronomy 24, "For the Lord your God is He who goes with you to fight for you and against your enemies to give you the victory." Thanks for watching this video. Subscribe na po sa aking channel ha, Dennis Antenor Jr. YouTube channel para kung may bagong video, ma-notify ka. Isa ka sa mga unang makapanood ng video.